isang buong pamilya. Chinese New Year. Shout out po pala sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Na-reach na po natin yung 100 subscriber. Kaya congrats sa atin, mga kabayan. Salamat na marami sa inyo. Sa inyong patuloy na suporta. Magandang hapon muli sa inyo, mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa dam. Tayo'y namamasyal dahil wala po tayong pasok dahil Chinese New Year, mga kabayan. Ang dam na ito, mga kabayan, ay makikita ito dito sa part ng Gangshan. Part din ito, mga kabayan, ng Kaohsiung City. Mula dito, mga kabayan, sa ating kinatatayuan ay matatanaw po natin yung maraming tubig, mga kabayan. Yan po ang dam na sinasabi ko at yan po nanggagaling ang source ng mga tubig papunta doon sa bayan ng Gangshan, mga kabayan. At ang haba pala nitong ating kinatayuan na ito, mga kabayan, ay alam nyo ba kung ilan? Ang haba nito, mga kabayan, nasa 2,380 meters, mga kabayan. Kaya pwede po tayong mag-jogging dito. At alam nyo ba, mga kabayan, kung gaano nakatagal itong dam na ito, mga kabayan? Napakatagal na pala ito. Noong panahon pa po pala ng mga hapon ito, mga kabayan, noong 1939. Napakatagal na pala na panahon ito, mga kabayan. Hindi pa ako napanganak. Andito na po yung dam na ito, mga kabayan. Pero bago daw po ito maayos, marami daw na mga trahedya ang nagaganap dito, mga kabayan. Dahil nga po, mga kabayan, ay yung dati nilang ginagawa dito ay puro lupa lamang ang nakatambak, walang bato. Kaya nagkakaroon ng maraming landslide. At nung panahon na yon, mga kabayan, ay hindi po nila mahanap-hanap ang tamang disenyo kung paano nila gagawin ang struktura na ito. Kaya nagkaroon ng maraming problema. At nang natalo po yung hapon noong 1945 hanggang sa nag-withdraw na sila sa bansang ito, ay nagpasya na po ang government na ipagpatuloy ang project na ito. At nagumpisa ito, mga kabayan, noong 1951. Kaya hanggang ngayon, mga kabayan, ito na po ang kinahinat na ng kanilang proyekto. Napakaganda na po, mga kabayan. Malaking pakinabang po sa mga Taiwanese ito, mga kabayan. At ang maganda pa dito, mga kabayan, ay mayroon sila ditong floating solar panel, mga kabayan. Yun yung project. Nakita po ninyo yung ilaw na yan. Doon po yan galing, mga kabayan. Kung kanyang mga source ang kuryente. Hindi ko pa kasi maipakita sa inyo, mga kabayan, kasi malayo po yon. Kung lalakarin ko pa, mas lalong madilim na po at makarating tayo doon, mga kabayan. Baka sa susunod ko na punta rito, ibablog ko ulit yung mga solar panel na yon, mga kabayan, para makikita ninyo kung gaano kaganda yung mga project nila dito, mga kabayan. Kung may ganitong project yung government natin dyan sa Pinas, mga kabayan, malaking tulong po ito sa ating mamamayan, kasi solar po ito, mga kabayan, maganda. Makasave tayo ng kuryente. Kahit man lang ilagay sa mga plaza, basketball court dyan sa atin, napakaganda na po, mga kabayan. Hanggang dito na lang aking mga kwento sa inyo, mga kabayan. Mag-iikot muna tayo.
Thank you.